Nagsimulang magdibuho si Joe Marimongkal noong early 1960s. At ito ay sa pamamagitan ng kwento na kauna-unahan niyang iginuhit, Ang Pandango sa Ilaw, na nalathala sa Ligaya Comics ng Jim Miranda and Son o GMS. Ito rin ang naging daan para sa pagsisimula ng kanyang illustration career sa comics. Naging contributor din siya sa iba't ibang local comics publication since then. Noong 1962, nalathala ang kwentong Marami Akong Ipinapatay na sinulat ni Deo J. Pajardo na naging editor at movie director din kinalaunan. Nalathala ito sa True Confession Comics at inilimbag ng Bal Publication. Noong 1963, nagdibuo rin si Joe Marimongkal sa Four Aces Publication ni Rading Minasabater, kung saan nakatandem ito sa seryeng Captain Invictus na nalathala sa horror comics. Noong 1964, nagkaroon siya ng chance na makatandem si Mars Ravelo na may pseudonym na Virgo Villa sa nobela nitong Higanta na nalathala sa mga pahina ng United Comics na inilimbag ng PSG publication ni Pablo S. Gomez. Muli niyang nakatandem si Mars Ravelo sa nobela nitong Impacta na nalathala naman sa Bulaklak Publication noong 1966 at sa nobela nitong And God Smiled at Me. Habang tumatagal, nagiging pulido at madetalye sa pagdidibuo si Joe Marimongkal at makikita ito sa iginuhit niyang kwentong Sa Bawat Kasakiman na nalathala din sa United Comics ng PSG Publishing. Noong 1968, nagdibuo rin si Joe Marimongkal sa Craft Publication at dito ay iginuhit niya ang nobelang Leon Trosso na sinulat ni Pedro San Felipe. Nalathala ito sa mga pahina ng Alcala Comics. Noong 1972, nakatandem naman niya si Soyla Meneses gamit ang pseudonym na Raul Ramos sa nobela nitong Mrs. ng Superstar na nalathala sa mga pahina ng Bonjing Weekly Movie Special Comics. Sa Graphic Arts Service naman, iginuhit niya ang nobelang Bravura katandem si Eddie Cruz o mas kilala sa kanyang pseudonym na Marcial Buano. Nalathala ito sa Pinoy Comics. Ang iba pang mga comics writer novelist na nakatandem ni Joe Marimongkal ay sina Pablo S. Gomez sa Batang Agila at Kambal. Si Rod Santiago ay nakatandem niya sa mga nobela nitong Maria Carpa, Ang Sandok ni Buninay, Pagona, Di Gablin at iba pa. Si Vic J. Poblete ay nakatandem naman niya sa mga nobela nitong Trisigel, The Crawlers, Tim at iba pa. Si Roddy Martimetin ay sa mga nobela nitong Ang Manika ay Takot sa Krus na nalathala sa Hiwaga Comics ng Atlas Publication at Benedicta na sa mga pahina ng Liwayway Magazine naman nalimbag noong 1975. Si Almel de Guzman ay nakatandem niya sa mga nobela nitong Hadesa at Hurricane na sa comics ng Gasi nalathala. Si Jun De Leon ay nakatandem din niya sa mga nobela nitong Albatro at Habhab. Iginuhit din niya ang nobela ni Jim Fernandez na Chimo. Si Greg Igna de Dios ay nakatandem din niya sa nobela nitong Ogo na naunang iginuhit ni Nestor Malgapo. Si Pat B. Reyes ay nakatandem niya sa Ang Lalaking Taring. Si Senya ay sa Rubinya. Si Eddie Isip ay nakatandem niya sa Tikyong Tiyanak at Pulot Boy. Si Manuel Ramirez ay nakatandem niya sa nobela nitong Saglitin Mo Sa Akin Ang Paraiso. Si Jan Morrow ay sa Gintong Pangarap. Si Sunny Liwag ay sa serya nitong Sa Mga Kamay ng Orasan at iba pa. Maging si Carlo J. Caparas ay nakatandem niya sa Short Lived
at revival novel nitong Andres de Saya na nanalatala sa Sterling Publication. Sa mga short stories na iginuhit niya ay nakatandem niya si Nikki Astronomo sa Ang Kalapating Mababa ang Lipad at Digmaan. Si Estelita Adriano ay sa Ang Mata ni Quina. Si Joseph Mangilaya ay sa Moon River. Si Jenny Escobio ay sa Ang Mahiwagang Palay. Ang iba pang iginuhit na nobela at serye ni Jo Marie Moncal ay ang May ilang kinatha at iginuhit ding mga nobela si Jo Marie Moncal. Ilan dito ang Dodong Sipit na nalathala sa Counterpoint Publication at ang Nobya Kong Wits. Gumawa rin siya ng maraming cover illustrations. Sa panayam ni Ross Matienzo kay Jo Marie Moncal na nalathala sa Artist Nightmare sa Nightmare Comics. Ayon sa kanya, nakapagdibuho rin siya sa ilang comics publication na nakabase sa Canada at Amerika. Pero ang pinakabulto raw ng mga gawa niya ay sa mga local comics publication na Limbag. Dahil nasa Pilipinas daw ang mga fans niya at tumatangkilik sa kanyang mga iginuhuhit na obra. Noong mid-90s, nakatandem ko rin si Jo Marie Moncal sa sinulat kong kwentong Nagliliwanag na Ilaw na nalathala sa Milagro Comics ng Gasi. Ang madalas ko noong makatandem ay ang anak niyang kaparehas din niya ang estilo sa pagdidibuho, si Neil Adams Moncal. Yumao si Jo Marie Moncal noong June 7, 2008 dahil sa isang tragic vehicular accident. Siya si Jose o Jo Marie Moncal, Filipino comics illustrator at ang kanyang mga iginuhit na obra. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.